Magandang araw sa inyo mga idol, ang atin pong itatampok dito sa ating video ngayon ay ito pong laban na naganap kamakailan lamang dito sa Tagbilaran na kung saan ay napalaban ang isa sa mga Pinoy nating kababayan na si Berhel de Valiente Bitor sa isa sa mga pinagmamalaking boksingero ng bansang South Korea na si Tyson Kim. Si Kim ay mayroon pong profesional na kartada na 11 panalo, may isang talo, 2 tabla at mayroong 8 nanakaw dito sa kanyang 11 na ipanalong mga laban. Bagamat may isa ng talo, ay noong taong 2018 pa po niya nakuha ang talong ito na kung saan ay pagkatapos din ng talong yon mga idol, ay puro na po impresibong pagkapanalo ang kanyang tinamasa sa kanyang mga nagdaan na laban. Kaya naman sa madaling salita ay dekalibre ding boksingero ang makakalaban nitong ating kababayan na mayroon pong 73 knockout ratio dito sa kanyang binuong kartada. Dito sa laban ay nakataya ang bakanting WBO o World Boxing Organization Oriental Super Featherweight Title Belt. Yan naman ay huwag na po natin patagalin pa mga idol at sabay-sabay na po natin ngayong panoorin ang laban nitong ating kababayan. Sa unang bahagi ng laban ay gusto po agad mag-deliver ng pressure nitong si Bitor na kung saan nga po ipilit niyang nilalagay sa corner ang kanyang Koreano na nakalaban. Pero hindi naging madali kay Bitor na gawin ang ganitong strategiya dahil sa agad-agad po kasi bumabato ng malalakas na suntok ang Koreanong si Kim sa tuwing nagbabadyang pumasok sa kanyang depensa ang ating kababayan. Nang makakuha ng knockdown ay inakala nitong si Bitor na magagawa na niyang matapos ang laban. Pero hindi po lubos akalain nitong si Bitor na may kakayahan pa po pala ang Koreanong ito bumato ng suntok kahit medyo nahihilo na. Ito ang dahilan kaya medyo napupuruhan din itong si Bitor sa tuwing papasok siya sa depensa nitong kanyang kalaban. End of round number. At dahil nga sa naging kampante itong si Bitor ay kaya naman hindi niya nakita ang kakayahang kumounter ng kalaban. Sa round na iyon ay nayanig itong si Bitor sa lakas ng mga suntok ng Koreano na kung saan ay kung hindi tumunog ang kampana ay siguradong may kalalagyan po talaga itong ating kababayan. Masyado po kasing nakapokus ang ating kababayan sa kanyang opensibang pag-atake na kung saan ay kanyang naisantabi ang kanyang depensa na naging dahilan ng kanyang pagtumba sa laban.
And of round number 3. And of round number 6. Round number 7. Nayanig ang Koreano sa diin ng suntok nitong si Bitor, na kung saan hindi na po nito nakayanan pang tumayo sa diin ng patama. Sumabog ang ingay sa loob ng stadium na kung saan ay nagbunyi ang ating kababayan dahil sa knockout win nitong si Bitor. Kaya naman eh, sa laban na ito mga idol ay nakuha po nitong ating kababayan ang bakanteng WBO Oriental Super Featherweight Title Belt.